Okay, a very blessed, wonderful morning once again. And I feel I feel that this is a very urgent vlog again. Dahil lately, especially 2 days ago, meron po akong nakita rito sa YouTube na parang may mga tao na raw ngayon na parang natatakot na. Parang especially sa Amerika, no? Mga Christians sa Amerika, parang naliligalig o natatakot sa end times kasi may mga conspiracy theories pong ibinibigay. At ito po yung delikado. Makinig pong mabuti. Meron po mga nagpapangalan kung sino yung Antichrist, kung sino yung false prophet, kung saan yung lugar. Kaya marami pong natatakot at nagpapanik. At ang latest po ngayon na sinasabi ni Wallytron 101, tignan nyo po yung kanyang blog or channel, malaki raw ang possibility na si Netanyahu ng Israel ang Antichrist. Pero sa pag-aaral ko naman po ng banal na kasulatan, hindi po pwedeng maging Antichrist ang isang Hudyo. Dahil ang Antichrist po, maliwanag po sa Daniel chapter 9, ay isang Gentile. At magmumula po sa Roman Empire. Pero yung magpapangalan ako, hindi po. Si Yanukang, sabi ko, possible na siya ang Antichrist. Possible na siya yung false prophet. No, not the Antichrist, ah. Yanuka, possible na false prophet. Pero yung iba nagpapaulan ng mga videos na si Yanuka raw ang Antichrist. Nakakatawa rin po kasi, you know, yung mga ganyan po, ayan ang sinasabi ko po sa inyo na medyo nagiging out of control yung mga pagbibigay natin ng mga, you know, mga pansin or too much na attention sa mga ganito. At napapabayaan natin yung pinaka-importante nating i-preach, ang gospel of grace. Okay? Ang dami po nagpanay Antichrist, false prophet, ang laman ng kanilang mga vlogs. Parang wala naman yata ang patutuo tungkol sa salvation, kung paano yung pagmamahal ni Jesus sa tao. Yan po ang delikado. That's why I feel the urge of doing this video kahit na maigsi lang po dahil I really need to remind you walang nakakaalam ng oras. Pag sinabi ng Bible, pag sinabi ni Jesus na walang nakababatid ng time, paniwalaan mo. Paniwalaan natin. Yung iba po like Wallytron 101, bagamat maganda naman po yung hangarin niya, pero nagbibigay siya ng time, specific date, or hour. Alam niyo po ba? Yung 2019 nagbigay siya, 2020 nagbigay siya, hindi naman po nangyari. At ang worse, yung 2022, last year, nung September daw, mararapture na tayo, ganun-ganun. Walang nangyari. Alam niyo po bang epekto niyan? Ang nakakatakot nito doon sa mga hindi mananampalataya na nakakarinig na may mga Kristiyano na nagpapahayag ng mga ganyan tapos nagbibigay ng mga specific time and dates. Hindi natupad, pagtatawanan po tayo. Sasabihin, hallucination lang natin yung rapture, lalo nilang tutuyain ang gospel, lalo nilang tutuyain ang Biblia, ang Bible. Yan po ang kadilikaduhan yan. Like yung nangyari daw po noong October 28, 1992. I mean, ang sinabi nila doon sa kanila pong malaking-malaking poster doon sa Maynila, buong dito po sa buong Metro Manila, kalat na kalat po yung rapture October 28, 1992 at 7 PM. Nagbigay pa ng oras. Oh my. Nung hindi po nangyari yon, ano? Lalo nilang tinuya ang Bible. Baka may magsabi pa, ay hindi naman totoo yung Bible eh. Yun po ang delikado. So, you know what? Bilang mga Kristiyano na mga mananampalataya ni Jesus, may responsibility po tayo na maging responsible. Parang magulo, no? Yes, tama po. May responsibilidad tayo na maging responsible sa mga sinasabi natin. Lalo na po meron tayong mga channels. Oo, malaya po tayo magsalita ng ating mga opinion, pero yung epekto po sa tao, ano naman po kaya yon? Especially mga conspiracy theories, huwag kayong matakot sapagkat kasama natin si Jesus. Doon po tayo tumayo, doon po tayo umangkla,
No one knows the day nor the hour. During that time, sabi ni Jesus, nor the Son of Man, he didn't know it. Dahil nung sinabi ni Jesus yun, nandito pa po siya sa katawang tao. Hindi pa po siya glorified. Hindi pa siya namamatay sa cross at nabuhay na magmuli. Kasi nung nabuhay po siya magmuli, nag-restore po yung ministry niya bilang Diyos. Diyos anak. So ngayon, alam niya, syempre. Siya yung darating eh. Yan ang context nun. Okay? Pero tayo po na sinabihan ng Panginoon, no one knows the hour nor day. Ibig sabihin nun, huwag ka magbabanggit. Meron pong isang malaking kulto sa buong mundo. Ang dami nilang prophecy. Hindi po ng katotoo. Inuurong yung dates. Nagtataka nga po ako bakit nandoon pa yung mga nalin lang nila. That's so sad. Especially nowadays. Ha? Ano ba ito? Last days na po tayo eh. Kalat ang mga mandilin lang. Kalat ang mga maibigin sa salapi. Aba, ginagamit na rin po yata nung iba yan para, alam nyo na, kung magkamal ng pera. Eh, I mean, it's so sad that you use what is so sacred in order for you to gain some money or gain some popularity, I guess. I mean, I don't know. Only God knows the motive of your heart. Only Jesus knows the motive of your heart. So be careful sa mga sinasabi natin. And yung mga wala namang YouTube channel sa nakikinig lang, mag-ingat din po kayo sa mga pinapakinggan nyo. Pag puro dates na ang sinasabi, pag puro araw na ang sinasabi, ganito, sa ganyan, si ganun na, si Netanyahu, ang Antikristo, sa ganyan. Medyo pag-isip-isipan din po natin kung tama pa po ba yung mga pinagsasabi nila. Dahil may epekto po ang bawat actions natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito, inaanyayahan kita. And be responsible, kung nag-subscribe ka na, be responsible sa mga naririnig mo, be responsible din sa mga i-share mo. Maski yung mga video ko, be responsible kung ano yung mga i-share, mo, piliin mo yung kung ano yung alam mong tama na mga videos ko, i-share mo. Very welcome pang gawin yan. Again, as always, hindi nagbabago, Jesus truly loves us all.